Secretary Erwin, doon sa mga lugar, halimbawa doon sa Ilocos Region, kamusta naman yung pag-monitor natin dyan? Ang Ilocos po kasi, sir, more on structural damage po sila, yung mga national heritage po natin, mga simbahan, mga government buildings, yun po ang na-damage, sir. Pero not much on, lalo na dito sa Ilocos Sur, parang ang reported lamang ay ilang families lang po ang nasa evacuation center nung first at second day. Nagsiuwian naman na ho nung makita na okay pa yung kanilang tahanan. So hindi yung masyado talaga ang major na tinamaan, sir, ay ito talagang abra, talagang pinadapa ho itong abra ay lahat po ng 27 municipalities ay naapektado po mga gusali. Kahit sa Banggid nga, sir, hindi epicenter, talaga may mga makikita kang gusali. Yung mga first few hours na pinapakita po ninyo ng ABS-CBN social media ng mga bahay na nakatagilid, napuntahan ko ho yun, ay yun ay po sa Banggid Abra. So, yun naman, kinondem na ho ng provincial engineering office ho nila doon na hindi na talaga pwedeng puntahan at silipin man lang ng mga kababayan ng mga may-ari dahil delikado ho yun. So, overall ho talaga, sir, ang problema natin ito ngayong abra. Pero kung pagdating po sa supply, Sir Henry, meron naman ho, kakayanin natin, masusustain ito 1-2 months, so wala akong problema po. Sa pondo naman po, meron naman po tayong ipamimigay ho dyan. Nakahanda po ang gobyerno, wala akong problema, pati po yung sinasabi na kung totally damaged yung kanilang tahanan, may maibibigay po kami na emergency shelter assistance na 10,000 ay 30,000 at food packs para sa mga manggagawa na magre-repair ng bahay niya, sir. Okay. Pakipag-ugnayan na lang talaga ang key. Ano po. Maiba naman ako, Secretary Erwin, dahil bago nangyari itong itong lindol na ito, alam ko nire-review nyo yung mga nasa listahan sa pantawid program at gusto nyong linisin yun para mapunta sa tamang kamay yung pondo. Ano po. So, kamusta na po ito? Gano'ng karami na ang naalis nyo doon sa PPP program na dapat mapunta sa iba yung benepisyo na yun? Ang identified namin, sir, ay 1.3 million po out of the 4.4, Sir Henry. Meron pa po kaming 600. Meron pa po kaming 600 na ongoing na in-interview. Hindi naman po yan, sir, automatic na alisin namin. May nababasa po ako. May grupo kasi po sila na grupo o samahan ng mga four-piece beneficiaries. Meron hong ganong grupo. Nagre-reklamo. Ang paliwanag ko naman sa kanila, hindi naman kayo automatic na tatanggalin po kasi tatanggalin na. Tatanggalin kayo sa listahan pero aabisuhan kayo na, for example, kung kayo itatanggalin sa listahan, sasabihan na ho kayo ngayong Agosto na, ma'am, hanggang September last po ninyo matatanggap ay September dahil kayo po wala ng anak na nag-aaral. Kasi, sir, ang pinaka-basic na requirement, sir, dapat may nag-aaral ka na anak at least nasa grade 12, sir. Pag nag-college na ho yan, sir, ikay wala na ho dyan. So, hindi mo na rin pwedeng sabihin na wala pa rin ako kinikita. May alternatibo po kami, sir. May tinatawag kami Sustainable Livelihood Program, yung pangkabuhayan, sir. Bibigyan ka namin ng pangkabuhayan up to 15,000, sir, para mag-set up ng maliit mo na negosyo. Yun ho yun. Pero kadalasan po na inaalis na namin, sir, ay yung mga asawa na sa abroad na, mga anak, i-graduate na sa grade 12. Inaalis na ho namin yan, sir, kasi mahaba po ang aming listahan, Sir Henry. Ito nga pala, I will take this opportunity, sir, kung papayagan po ninyo na pakiusapan po yung mga grupo-grupo na yan ng nananawagan po ako dito sa mga four-piece beneficiaries, lalo na po yung mga officialis ng samahan ng four-piece beneficiaries. Mga sir at mga ma'am, intindihin nyo rin ho na hindi lang ho kayo, hindi lang po yung mga miyembro nyo ngayon ang miyembro po, okay, ang tumatanggap. Meron pa po akong nasa listahan, mga sir at ma'am, na 2 million na nag-aantay makapasok. Kung hindi po tayo mag-aalis, paano naman itong 2 million na may mga nag-aaral sa elementary, may nag-aaral sa high school, na ilang taon na po nag-aantay, hindi lang po tatlong taon, taon na binibilang po nila nag-aantay. Paano naman po sila na wala rin talagang source? Yung ibang miyembro niyo dyan, wag po kayo magalit sa akin,
graduate na po yung anak, pwede na hong makatulong sa magulang, o sila Mr. po, Mrs., nandoon na po sa Hong Kong, DH, o may trabaho na ho. Hindi na ho po pwede, sir, na ma'am, bibigyan kayo ng tulong. Ibigay ho natin sa mga kababayan natin na walang wala. Yun lang ho yung pakiusap ko, sir, kasi medyo nagagalit sa amin, bakit daw gano'n, naisipan ng DSWD na magtanggal. Alam din naman ho nila, sir, 7 years na ho ang maximum, sir. Merong ho iba dyan, 15 years na ho, sir. Simula na itinatag ng Pangulong Arroyo ito. Hanggang ngayon, sir, nandyan pa, ayaw pa hong umalis. Paano naman ho, sir, yung iba? Hmm. Yun naman ho ang reklamo, sir. Ayun nga, nasanay na eh, no? Secretary. Nasanay na siya sa dole out kasi. Meron mga ganun eh. Yung mga ganun pagkakatawag. Pero marami rin yung mga kaso. Nakita ko sa patrol eh. Marami na rin mga kaso na nakapagtapos yung kanilang mga anak through PPP at ngayon nakakatulong na. So yung mga ganun, opo, identified naman ito, eh, no? Secretary? Opo, sir. Pinupuntahan naman po kasi, sir, sa bahayan, sir, ini-interview. Yung nabanggit ko kanina na 600, sir, ito po yung nagtataka kami. Either ayaw ko kami papasukin, kakatok na ho kami. Kunwari, Sir Henry Umaga, tiga DSWD kami, 4 phase. E pag bigla mo po kami magsasarahan ng pinto, ayun ho, iisipin namin. Bakit ayaw mo magpapasok sa bahay? Opo, sir, meron din ho yung iba, sir. Change address. May kontrata ho yan, sir. Yung condition, sir. Isa sa mga condition, ipaalam mo kung saan kalilipat. Pangalawang condition, papasukin mo kami sa bahay mo pag nagpunta kami at magtanong. Hindi kami pinapapasok, sir. Kaya nga, pangalawang balik ho namin ito. Kaya may 600 po tayo na ayaw kami papasukin o wala na sila doon sa tirahan nila. Pareho po, violation ng condition yun, sir, na conditional cash transfer. Pag hindi mo sinunod yun, sir, alisin ka namin talaga eventually, sir. Hindi naman papayag, sir, na 3 beses, 10 beses kami babalik-balik, ayaw mo kami papasukin. Minsan daw, sir, ito tuhod na nangyari. May tao sa loob, walang tao dito. Sasabihin, hong gano'n, talagang totoo nangyayari yun, Sir Henry, hindi o biro, sir. Talaga nga naman. Anyway, naku, Secretary, thank you sa panahon na binigay niyo sa amin. Naalala ko. Ngayon, nagtatawagan na tayo. Nagtatawagan tayong sir. Noon, pare lang ang tawagin natin. Sir, pahabol lang po ako. Maari po ba magpahabol, sir? May pahabol lang po ako, sir. Secretary, go ahead po. Sa pamagitan ng programa niyo, kasi nakakarating ho ito doon sa APRA, sir. Narinig ko kayo nung nga ilang yung inyong pre-istasyon, nandoon ho ako. Panawagan ko lang po sa mga kababayan natin, pag kayo po ay lumapit na po sa inyong LGU barangay at wala pa rin pong nangyari, ipopost ko po sa social media ko mamaya yung aming hotline. Tawagan niyo na ho kami, i-text niyo na ho kami, ipaliwanag niyo lang, sabihin, hindi niyo na ho kailan magpakilala. Ituro niyo lang kung saang bayan po kayo at sabihin niyo, nilapit niyo na sa barangay o sa inyong mayor at hindi pa kayo nahatiran. Ako mismo, ang aming tauhan na po ang pupunta dyan. Identify niyo lang ho apelyido ninyo, saang street kayo nakatira sa bayan na yan o anong bayan yan. At sabihin niyo, hindi pa po kami nahatiran at bagamat nasabihan na po namin ang aming LGU, kami po maghahatid. Ipopost ko po mamaya at tabayanan ho ninyo yung mga hotline po namin para maratingan ho kayo ng tulong. Kasi sir, baka mamaya nagsabi na sila pero hindi pa po sila nahatiran talaga. May problema ho siguro talagang LGU, sir. Kailangan iparating ho nila sa amin. Yun lang po, Sir Henry, sir. Ayun. Thank you, Secretary. Magpapatuloy pa rin kami sa pag-follow up sa inyo nitong mga darating mga araw. Thank you, Secretary Erwin Tull. Maraming salamat po. See you.